Hello, mga practical people. Isa na namang magandang sulit na budol for today's video. Smart Wi-Fi light bulb multicolor na ito, guys. And from Tapo brand. This is worth 500 pesos sa Shopee. Kasama na yung shipping fee noon kasi meron akong discount. Pwede nyo itong i-search. Siyempre, alam ko naman, magagaling kayo dyan. And yeah, words number 1 daw sila. And yes, sulit nga siya. Marami itong features, pero konti pa lang yung natatry ko. Itong voice control never pa. So, wala siyang instruction sa box, pero may instruction sa papel, maliit lang. Chinese pa nga eh. So, ayun. And ito na pala siya. Yan. Okay, i-navigate na natin. So, pagkabili nyo, yung installation niyan, parang nag-i-install lang kayo ng normal bulb. Patayin nyo muna yung switch. Doon sa switch dyan sa may pindutan dyan, patayin nyo muna. Then, ikot-ikot nyo yung bulb. Yes. Tapos, pagkatapos yung ikot-ikot, buksan nyo ulit yung switch. Pagka-open yan, magbiblink yan 3 times. Pero, make sure na before mag-start yung paggagawa nyo, pagkabit at saka na huwag kayo ma-excite, kailangan naka-download muna kayo ng Tapo app. Yan. Check that. Itong app na ito. This one. Yan. Yung mukhang bahay na yan, Tapo. Yan. Nakikita ninyo, guys, marami kasi itong maraming pwedeng device na i-connect dito. So, existing ko ngayon is itong Tapo 6200. I-review ko rin sa next video. Pero for this purchase and for today's video, Tapo L530 ang nagwagi. Ito siya. O, diba? Napakadali lang na itong i-connect. So, dapat malapit ka lang dito sa bulb sa akin. Ito lang yung bulb na yan. Yan. So, pag ayun nga, pag nag-blink 3 times, dikit mo lang. Ganyan, ganyan mo lang siya dyan. Hindi mo siya itong dikit. Diba? Basta itapat mo lang yan. Makas naman yung sensor niya. So, tapos, sasabihin doon na, ayun, mapapop up sa screen mo na kailangan mong kumunek yung next step mo na mapapaflash na dito sa mismong app. Ang next step doon is sabi niya, connect to this Wi-Fi. Ibibigay sa'yo yung address ng Wi-Fi. So, pupunta ka ng settings, i-connect mo sa Wi-Fi manually. Then, Viola, ito na yon. Sa ngayon, ang napansin ko, meron kasi akong Wi-Fi 5.0 na connect siya sa Wi-Fi 2.4. Sa mga reviews na nakita ko, wala silang problema sa connection, pero siguro yun yung sinuggest, 2.4 lang. So, ayun. Ang kagandahan dito, guys, pag meron kayo nito, syempre smart na siya, pwede nyo siyang i-timer, schedule, pag wala kayo. Tapos, kailangan magpanggap na may ilaw dito. Pwede yun. O, diba? May timer siya sa mga nag-iilaw sa gabi. Kung 4 hours lang, hanggang 4 a.m. lang, pwede. Tapos, kahit nasa labas tayo, nasa office tayo, pwede natin itong i-control. O, diba? Meron siyang away and schedule. Reminder lang na hindi ito gagana pag naka-switch off yung yan, yung switch. Kailangan pag-aalis tayo and nakaset kunwari ng, for example, 9 p.m. to 9 p.m. kailangan naka-on na. Huwag na natin isi-switch yon. So, yun o, nakita nyo. So, naka-steady siya na on. Tapos, dito ako nagko-control. So, pagpapatayin ko na lang. Okay. Wala nang switch-switch pa. Hindi ko na ginagalaw yung switch kasi baka makalimutan ko na i-switch off ko. Tapos, punta na ako sa office. Kahit anong pindot natin dito, guys, hindi yan. Hindi siya mag-aano kasi naka-switch off. Reminder lang naman yun, guys. Ayun lang naman. So, ayun. Nakakatuwa lang kasi hindi ko pa siya masyado na-explore pero napaka-helpful talaga niya. Mga 2 days na to sa akin, 3 days. Tapos, dahil nga, helpful to kasi kahit meron akong CCTV na night mode, may night mode tong C200 na to. I-review to sa next video. Kita mo yung, kumari may magnanakaw, wag naman sana, or kumari may alaga ka dito, kitang-kita mo pa rin siya. Pero, maganda pa rin na may light para at least kita mo talaga yung mukha nung, kung sakali man, diba? O, diba? So, kaya dito ko siya din nilagay. Pwede, maganda sana to sa bedroom, guys, eh. Sa movie room, kasi nasi-change yung ano niya, yung color niya.
Ito pa. Saan na ba yan? May default state, may location, device name, meron dito eh. May auto, o di ba? Auto compensate, no, di ba? Meron din auto match, o di ba? Nagwa-warm siya. Basta auto match daw. Tapos ayan, ano pa 'yun? Paano siya? Ayan. Ay, double tap lang pala. Tingnan ko nga. Ayan. O, diba? Yung blue niya, pwede mo pang ibang gawing blue. Diba? Ang galing, diba? Parang may disco dito sa bahay lagi. Ginagawa ko kasing, ano yan eh, pag malayo ako. Winawarm ko, tapos, minsan, nagbo-blue. Wag lang red, guys. Baka pagkamalan naman nila na meron kayo na may sunog dito. As in, kitang-kita siya sa labas. Ang lakas niya. Actually, buong maliit lang tong bahay, ah. Pero, pag nasa labas, kita pa din. Ano, naiilawan niya yung malakas yung ilaw niya. 60 watts naman kasi siya, eh. Tapos, na-adjust pa siya dito sa phone. Malakas siya talaga. Mas ano siya sa personal. So, ayun lang, guys. Sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap or nag mag-decide kung anong kukunin. Sa price na tong 500 compared sa ibang smart bulb, tas pares lang din din ang function, go for this na. Para hindi ako pala desisyon. Good luck po. Sana mapili niyo yung the best para sa inyo. Pero ito po ay isang budol na sulit kasi wala nang mas importante pa, maliban sa security ng family, ng kung may dogs kayo, bow din to, 'di ba? Ayun lang. See you again sa next video ko. Next video ko is yung aking CCTV, indoor CCTV na napakamura lang pero sulit din. Thank you po pag nag-bisoy niyo itong video ko. Like and share please. God bless guys. Bye!